manok ng mayaman, manok ng mahirap, BBM lang. Yeah! Hello po mga kababayan, yamado talaga po yung manok na pula. Mapamayaman, mapamahirap, ang posta, mga kababayan, manok na pula. Finish na. Yung manok na pink, mga kababayan, lumipad na palabas ng sabungan. At yung mga mananaya, ayawa na, lalong ano, nangulila po. sa latest survey na pinalabas ng Okta Research, ibigay ko po sa inyo yung analysis, mga kababayan. Ito, binalita na natin kahapon doon sa isang channel natin. Pero ito yung analysis. Oh. Manok ng mayaman at masa, si Bongbong Marcos. Half of Class D. And 63% of Class ABC going for Marcos Jr., sabi po sa result ng Okta Research. Matindi. Lalong lumayo yung yung distansya, mga kababayan, ni Lumi. Lalong lumayo. Sabi ko sa inyo, itong mga biglawan, pinalalakas lang nila yung loob nila. Pero ang totoo niyan, nanghihina na sila ng matindi. Bulagain ka man baga ng ano, every survey result, mga kababayan, milya-milya yung distansya nila doon sa front runner na si Bongbong Marcos. Di ba nakapapangina yun ang loob, mga pinklawan? At saka, mga funders ng pinklawan? Di ba sayang yung kwan ninyo? Sayang yung punan, hindi ninyo mababawi. Happy niyan si Lumi. Dadami yung lugawan niya. Kayo, ano kayo, nga. Sabi ko sa inyo. Support for presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. continues to grow, sabi rito po sa balita. With a majority of both rich Filipinos and masses backing his candidacy. Manok ng mayaman, manok ng mahirap, BBM lang. Yeah! Saka, o kayong mga pinklawan, manok ng talunan. Manok na tinola. Tinolang manok. Papaya na lang yung kulang sa inyo eh. Sa totoo lang. Di ba? Kailangan na ninyong pakuloyin para lumambot. Results of Okta Research presidential pre-election poll conducted from December 7 to 12, latest ito mga kababayan, showed Marcos sustaining his lead in the presidential race with 54% of respondents choosing him as their preferred candidate. Saka, it's across economic, socio-economic classes. Mga kababayan, 63% of the respondents from Class ABC said they would vote for Marcos if the elections were held during the survey period. Wala na, naka-permanente na po. At pagtaas, continuous po yung pagtaas abang yung mga kalaban niya, continuous din yung pagbuloso. Diba sa Pulse Asia, 53 si Bongbong Marcos, ngayon 54 dito sa Okta Research. Diba?
Si Lomi, sa Pulse Asia mga kababayan, 20% siya. Ngayon, 14%. Oh. Ano ba, Ricos? Hindi pa. Hands up. Lomi, hands up. Amigos, binalalakas lang ninyong loob ninyo. Pero sa totoo lang, hapong-hapo na kayo. Di ba? Class D recorded 55%. While the Class E bracket registered 46%. Napakataas. Vice President Lenny Robredo ranked far, far second to Marcos, sabi po rito, with 14% voter preference rating, followed by Manila Mayor Isko Moreno, 12%. Sa Kabarikos, anong showdown? Ang showdown po talaga, tama si Larry Gadon, si Attorney Larry. Sa second, sa pangalawa, may showdown po. Yung mga talunan, magsasabong, trailing behind in fourth place, Senator Manny Pacquiao with 4%, while Senator Ping Lacson got 5%. Oh, itong dalawa naman, si Manny at si Ping, doon naman sa distant, far away, ano, distant star. Far, far, far away, mga kababayan. Doon sila sa dulo, sa buntot. Former presidential spokesperson Ernesto Abella and labor leader Leonidy Guzman got less than 1% each. Ito yung mga mag-uwi ng barko-barkong itlog, mga kababayan, sa canvassing. At least 5% of the 1,200 respondents in Okta Research poll were undecided. Napaka-konti na lang po yung undecided. Pagpatong-patongin mo pa yung ratings nila. Di ba? Ini mga lahati. Diba yung mga analysis natin? Ini sila mga... Iyon ang totoo po. Kung isipin po itong Okta Research, kapito sa ano? Mga dilawan ito. Group of dilawan ito. Pero tingnan ninyo. This is really frustrating, mga kababayan, on their part. The survey had a margin of error of plus or minus 3%. Ayan lang po, mga kababayan ko, ang gusto kong i-update po sa inyo ngayon as an analysis of the latest survey, political, presidential survey na ginawa po ng Okta Research. The same group po ito ng yung nagbibilag ng mga sa pandemonium. Naging survey group na rin po sila ngayon. So, that's it, mga kababayan. Subscribe lang po sa Dante Talks. Click subscribe para lagi kayong updated na mga latest na balita sa ating bansa. Ako po si Dante Maravillas. Advance Happy New Year po, mga kababayan. Bye-bye.